Sinagot ng Development Bank of the Philippines ang tanong ng mga mambabatas kung bakit pinautang noon ang mga pamilya ng kumpanya ng Pamilyang Lopez kahit wala silang collateral. Nakatutok si Cedric Castillo. We will now proceed with the calling. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Blue Ribbon Committee, pinagpaliwanag ang Development Bank of the Philippines kung bakit ito pinautang noon ang mga kumpanya ng Pamilya Lopez nang walang collateral. 20 taon na ang nakakalipas, kabilang ang 1 billion peso loan ng Maynilad Water Services Incorporated. What is very important here is the project viability. Ano ho yung business? At sino ho ang paano nila babayaran yung loans nila? So like in the case that we have right now, what we put a lot of weight is not actually the collateral. The ingredients were there for the Lopez loans at that time. From 1995 all the way up to the Asian financial crisis. So in other words, the Lopez companies before the Asian financial crisis were experiencing very rich, positive cash flow. Pero ang kinalabasan, hindi nakabayad ng utang ang mga kumpanya, kaya nagpa siya ang DBP na ibenta ito sa International Financial Institution na Lehman Brothers, alinsunod sa Special Purpose Vehicle Act of 2002 o SPV. Pero ang halaga ng pinagbentahan, mas mababa kaysa sa halaga ng kanilang ipinautang. At ang ipinukol ni Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, hindi naman daw pasok sa SPV ang utang ng mga Lopez dahil wala raw certification of eligibility galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tugo ng DBP, walang mali rito. When you sell to the market at that time without benefit of the certificate of eligibility, That's legal. The certificate of eligibility under the SPAB laws gives you tax exemption. Mr. Bosa, I don't think you are to judge what is because the law is very clear. There has to have eligibility. Magkakaroon lang po ng linaw yan sa korte. Once we make the committee report and the ombudsman will file a case, diyan makikita kung sinong tama sa atin. Nasa pagdinig din ang kumpanyang Philippine Investment na dating bahagi ng Lehman Brothers. Kinumpirma ng chairman ito na nabili nila mula sa DBP ang 1.6 billion pesos na utang ng Lopez Group of Companies sa mas mababang halaga na 1.06 billion pesos. Sabi naman ng Lopez Holdings Corporation, may mga nabayaran na sila sa dating DBP loans. We settled the loans with the SPV. Okay, it was a repayment to the SPV. The loans for Maynilad and for Sky, I think, were 100% repaid. But for the Ben Press, we confirmed that we were able to settle at 60%. Ipinapasampina ng komite ang ilan sa mga opisyal ng DBP na kabilang sa board na nag-approve noon ng loans ng Lopez Companies. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.